Karang tumahol, nag-vlog ako. Good day mga lads, ang pagpalang araw sa ating lahat. Today is August 1, so ghost month. Marami akong nadidinig sa YouTube, social media, na tinatalakay nila yung ghost month. Merong iba nagtatanong, ano ba talaga yung ghost month? Bawal magpakasal, bawal magnegosyo, bawal lumipat ng bahay, at marami pang iba na mga iniiwasan sa panahon ng Agosto or Ghost Month. Pero yun po'y sa katotohanan ay meron pong epekto sa tunay na buhay. Ang 8 po or August, month of August, symbolize number 8. Di po ba yung month of August is number 8? So yung 8 is malas po yung sa Chinese eh. So basahin ko po dito sa book ni Guillen Rocher. Isa po siyang magaling na traders. Sa kanya po ako natutong mag stock market. Dati siyang nakatira sa Ukraine, di ba nagkagera? Ngayon, nasa ano na siya? Nasa Germany. Pero Pilipina po siya. Sabi niya rito, ang Ghost Month is happening every year. Mula August hanggang mid-September. Hindi ko na po babasahin lahat kasi masyadong mahaba. Tsaka technical po yung iba eh. Masyadong technical. Maganda niyo rin maintindihan. So kukuha na lang tayo dito ng highlights sa iba. Gaya nito, Chinese tradition. Ilan sa iniiwasan ng mga Chinese na sumusunod sa ganitong okasyon ay pagbili ng bagong bahay, pagbubukas ng bagong negosyo, pagpapakasal, at hindi sila gumagawa ng importanteng financial decision sa takot na sila ay malasin. So ito po lang, Ghost Month is Chinese na tradisyon. So bakit naapektuhan tayo, naapektuhan ng Pilipino? Eh kasi po naman, 90% ng malalaking negosyo sa Pilipinas ay pag-aari ng mga Chinese. Chinese-Pilipino, Pilipino-Chinese, Pilipino-Chinese commerce. At kalimitan po ay Chinese. Alam niyo naman yun eh, mga bangko, Metrobank, BDO, ano pa bang bangkong malaki ang hindi sakop ng Chinese. So, maraming investor ang umiiwas sa Ghost Month dahil iniisip nila na kapag nag-invest ka sa panahong ito, ay magiging malas ka or yung investment mo ay magiging malas sa future. It's also the time where global pundits are taking their annual vacation. Yung pang isa. So, kung wala ang mga institutional funds, mga foreign, idagdag mo pa sa pagkawala ng bilang ng mga wealthy Chinese investor sa susunod sa kanilang tradisyon na ito, ano ang mangyayari? Ano nga naman ang mangyayari kung walang foreign investor, tapos wala yung mga Chinese, Filipino Chinese, mga wealthy Chinese investor, paano po pa iikot yung Philippine Stock Exchange? Walang suporta. Walang mga buying support. Tayo-tayo. Tayo-tayo lang muna ang magiging active. So, kaya asahan ng market natin, general, ay mag-move sideways. Pag ang market po naglaro ng side, matagal po yun. Hindi kagaya nung nag-up and down, up and down, ceiling bottom, ceiling bottom. Meron kang chance na mabilis. Ceiling siya ngayon, ilang araw, bottoms. Susunod na araw, magsisiling na naman. Yun po yung highest ng ano, yung ceiling. Yung kisame ba, kisame? Mapakahaba po nito, kaya lang hindi ko kayang explain lahat sa inyo. The best is bumili kayo nito ng libro na ito. Kung kayo eh, magpaplanong magpamasok sa pag
pagiging traders or papasok kayo sa stock market. Is with downward bias or totally naka-downtrend. Isa pang tawag dito is temporary weakness. If you are investor, you must grab this opportunity to buy stock at its weakness. So, siyempre, doon ka bibili. Kaya nga yung iba niya, ninegosyo nila yung gera. Sabi nila, ang negosyo ng Amerika is gera. Which is totoo yun eh. Nagpapagulo sila dyan ng mga kung ano-ano eh. Rumors of war. And then, bumabaksak siyempre yung ekonomiya ng mga bansang apektado. Kagaya ngayon, Asia Pacific. So, halos bagsak ang stock market sa Asia Pacific. Madali naman niya, bibili sila sa pinakamababa tapos umalis sila rito at magkaroon ulit ng peaceful negotiation between conflict area. So di tataas na naman yung market. O, di sila panalo. Ayun lang po, mga tropa. Mahaba po ito kung babasahin ninyo ang tungkol sa ghost month. Ay, ilang pages eh. At narami kayong matututunan. At hindi ko na iisa-isahin. At hahaba po tayo masyado. Ito ay puputol-putulin ko pati. Lampas ng ano yun, 20 minutes. Sandali lang. Hindi nyo napapanoorin yun. Maganda po itong books na ito, mga tropa. Kung mababasa nyo rito yung mga iba't ibang mga kung ano-ano. Anik-anik. Thank you for watching. Sana naunawaan niyo po ang ibig sabihin ng ghost month. Kahit hindi ako magaling magpaliwanag.